Magandang balita po ito. At narito na ang latest update ng ating mid-year bonus para sa mga guro. Ngayong 2020, pinakabagong update para sa mid-year bonus sa 2022. Noong nakaraang Enero, ang pagtaas ng sweldo ng mga guro ay makikita na sa kanilang sahod. Ibig sabihin ang mid-year bonus Magandang araw po mga kaguro. Magandang balita po ito. At narito na ang latest update ng ating mid-year bonus para sa mga guro ngayong 2022. Ang mid-year bonus ay matatanggap ng mga guro nang hindi mas maaga sa 15 ng Mayo. Maraming mga guro ang mamamalengke, magre-rebonding at magpapakulay ng buhok, magbabayad ng tuition ng kanilang mga anak, bibili ng mga gamit sa kusina, magpipiknik sa pamilya sa beach resort, bumisita sa mga kamag-anak sa ibang lugar, probinsya, at bayaran ang kanilang mga utang sa mga pribadong nagpapahiram. Ibinebenta ng ilang guro ang kanilang mga bonus sa susunod na taon, kapag nailabas na ang 2022 na bonus. Ang mid-year bonus, o 14th month pay, ay katumbas ng isang buwang basic pay simula 15 ng Mayo, at ibibigay sa mga karapat-dapat na tauhan, nang hindi mas maaga kaysa sa 21 ng Mayo ng kasalukuyang taon, napapailalim sa mga sumusunod na kondisyon. Nagbigay ang mga tauhan ng hindi bababa sa kabuoang pinagsama-samang 4 na buwan ng serbisyo, mula Hulyo ng kaagad na naunang taon, hanggang 15 ng Mayo ng kasalukuyang taon, ang mga tauhan ay nananatili sa serbisyo ng gobyerno simula 15 ng Mayo ng kasalukuyang taon. Ang mga tauhan ay nakakuha ng hindi bababa sa isang kasiyasyang rating ng pagganap sa naunang-naunang yugto ng pag-rate, o ang naangkop na panahon ng pagtatasa ng pagganap. Kung may pangangailangan para sa isang mas maikling panahon, ito ay dapat na hindi bababa sa 90 araw sa kalendaryo, o 3 buwan, sa kondisyon na ang kabuuan, o pinagsama-samang serbisyo sa ilalim ng item 5.1.1, dito ay nasunod. Ang mga nagbigay ng kabuuan, o isang pinagsama-samang mas mababa sa 4 na buwan ng serbisyo, mula 1 Hulyo ng naunang taon hanggang 15 Mayo ng kasalukuyang taon, at ang mga wala na sa serbisyo sa huling petsa, ay walang karapatan sa mid-year bonus. Ang mid-year bonus ng mga tauhan na natanggap sa part-time na serbisyo sa isa, o higit pang mga ahensya, ay dapat direktang proporsyon sa bilang ng mga oras o araw ng part-time na serbisyong ibinigay. Ang mid-year bonus ng mga nakadetalye sa ibang ahensya ng gobyerno, ay babayaran ng parent agency, habang ang tatanggap na ahensya, ay magbabayad sa mga nasa secondment. Babayaran ng bagong ahensya ang mid-year bonus ng mga tauhan na lumipat mula sa isang ahensya patungo sa isa pa. Ang isang compulsory retiree na ang mga serbisyo ay pinalawig ay maaaring mabigyan ng mid-year bonus na napapailalim sa mga nauugnay na probisyon ng circular na ito. Ang mga pormal na kinasuhan ng mga kasong administratibo at o kriminal na nakabinbin pa para sa pagresolba ay may karapatan sa mid-year bonus hanggang sa mapatunayang nagkasala sa pamamagitan ng penal at executory na paghatol, sa kondisyon na, ang mga napatunayang nagkasala, ay hindi karapat-dapat sa mid-year bonus sa taon ng pagtatapos ng desisyon. Dapat i-refund ng mga tauhan ang mid-year bonus na natanggap para sa taong iyon. Kung ang parusang ito ay isang pagsaway lamang, ang kinauukulang tauhan ay may karapatan sa mid-year bonus. Ito ang pinakabagong update para sa mid-year bonus sa 2022. Noong nakaraang Enero, ang pagtaas ng sweldo ng mga guro ay makikita na sa kanilang sahod. Ibig sabihin ang mid-year bonus ay katumbas ng 2,022 basic salary. Ang ilang mga guro ay nasa sabik sa pagtanggap nito upang mabawasan ang kanilang mga pautang. Ganito dapat tumulong ang gobyerno sa mga guro. Laging naghihintay ang mga guro ng panibagong benepisyo na ibibigay ng gobyerno sa kanilang mga guro.
Ang mga benepisyo ay ang pagganyak ng mga guro para sa kanilang trabaho bilang gantimpala sa kanilang pagsusumikap. Kahit na nakakapagod at nakaka-stress ang mga trabaho ng mga guro dahil sa maraming benepisyo at makabuluhang pagtaas ng sweldo na kanilang natatanggap, ang mga guro ay magiging inspirasyon na pumasok sa paaralan at laging may lakas ng loob na turuan ang mga mag-aaral. Kaya, sinasabi ng isang kasabihan na, kapag ang tiyan ng isang tao ay puno, tiyak na ang isang tao ay hindi makakarinig ng isang reklamo. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.